Magandang araw bago tayo magsimula. 18 ang last day ng ating promo. Bagsak presyo sa lahat ng item. Kaya naman para sa mga gustong humabol, meron pang konting oras na natitira. Nariyan ang link ng ating Shopee sa comment section. Salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan, na itago na lang natin sa pangalang Lito. Taong 1989, probinsya ng Negros. Marami ang mga taong nagsasabi na ang mga mambabarang ay masasama dahil ginagamit nila ang kanilang kakayahan upang makapanakit. Ngunit sa kwentong ito, matutunghayan nyo ang kakaibang istorya ng isang kilalang mambabarang ng kabisayaan. Isinilang sa angka ng kilalang mambabarang itong si Lito. Bagaman nagtataglay ng napakalakas na kapangyarihan, hindi nila ito pinagmalaki sa iba. Hindi rin nila ginamit ang kakayahan sa pananakit ng ibang tao. Sali pa'y tumatanggap sila ng mga taong nais magpagamot. Hindi rin nila maaalis sa mga tao ang magduda, ngunit mas marami ang nagtitiwala sa kanilang kakayahan. Kilala din ang kanyang ina na si Aling Marcia bilang mahusay na paltera o tagapaanak sa kanilang baryo. Madalas ipinapatawag ang matanda kung saan may nangangailangan ng tulong. Samantalang ang ama naman ni Lito na si Tatang Oming, kadalasang lapitin ng mga taong may malalang karamdaman. Ang ilan sa mga ito ay mula sa may kayang pamilya at kadalasang inaalok ng bayad ang matanda. Ngunit ni minsan ay hindi sila tumanggap ng kahit magkano mula sa mga ito. Pinalaki si Lito sa ganitong paniniwala. Itinuro din sa kanila ng mga magulang ang mga kaalaman. Nang sa ganon ay hindi ito basta-basta aapihin ng mga kababaryo. Kailangan mo ang mga kalabang ito, anak, para may pagtanggol mo ang sarili mo sa oras ng kagipitan. Ngunit pa kakatandaan mo, huwag mo itong gagamitin upang manakit ng walang dahilan. Wika ni Tatay Oming. Pero tay, ang sabi ng ibang tao masama daw tayong mga mambabarang. Pero bakit ang dami pa din nating mga kaibigan? Ang ilan pa sa kanila nagpapagamot po sa inyo? Tanong ni Lito. Magiging masama lang ang isang mambabarang sa oras na gamitin nila ang kakayahan sa kasamaan. Ang pambabarang, hindi likas na gamit para sa kasamaan. Ginagamit ang barang sa panggagamot ng mga karamdamang hindi nalulunasan ng mga doktor o hindi kaya ng ibang albularyo. Tugon ni Tatang Oming. Eh, paano naman po yung mga mangkukulam, tay? Mas malakas po ba sila kung ikukumpara sa atin? Napangiti si Tatang Oming sa tanong ng anak. Higit na makapangyarihan ang isang mambabarang kung iahambing sa mga mangkukulam. Sa kalikasan nang gagaling ang kapangyarihan natin, kagaya ng mga babaylan. May kakayahan tayong kumuha ng lakas mula sa mga buhay na bagay na nasa paligid natin. Samantalang ang mga mangkukulap, mula sa demonyo ang kanilang kapangyarihan. Pero hindi rin lahat. May mga tinatawag na puting mangkukulam. Sila yung ginagamit yung kakayahan nila sa pagtulong sa iba. Pagpapaliwanag ni Tatang Oming. Sinabihan din ito si Lito na huwag basta manghuhusga ng kapwa. Batay sa kanilang panlabas na kaanyuan. Dahil hindi lahat ng pangit ay masama. At hindi rin lahat ng maganda ang itsura ay mabuti ang ugali. Maraming salamat po, tay. Tatandaan ko po yung lahat ng sinasabi nyo. Kung ano man po yung kalamang itinuro nyo sa akin, hindi ko po yun gagamitin para sa pangsariling interes. Nang mga panong ito, 12 taong gulang pa lamang si Lito.
Ngunit taglay niya ang husay ng isang batikang mambabarang kagaya ng ama. Sa paglipas ng mga taon, naging mas malakas si Lito. Marami na rin siyang natulungan. At dahil dito, marami ang naiinggit sa kanya. Nasa edad 18, kilala si Lito bilang pinakabatang manggagamot sa kanilang lugar dahil sa mga tulong na ginagawa niya sa mga kababaryo. Halos nakalimutan na ng mga ito ang katotohanang mula siya sa angkan ng mga mambabarang. Madalas lapitan ng mga pasyente si Lito kung ikukumpara sa kanyang ama. Natutuwa naman si Mang Oming dahil nawala na sa isipan ng mga tao ang kanilang pinagmulan. Ngunit may ilan talagang hindi makakalimot at makitid ang pag-unawa pagdating sa mga mambabarang. Isa sa mga ito ang karibal na albularyo ni Mang Oming na ang pangalan ay Mang Lucio. Makailang beses nang ipinaya ng matanda ang manggagamot dahil sa mga maling pamamaraan ng panggagamot. Ilan sa mga naging pasyente nito ang dumulog kay Mang Oming dahil hindi naman nagawa ni Mang Lucio na tukuyin ang totoong karamdaman nito. At dahil sa pangyayari, unti-unting nawala ang mga pasyente ni Mang Lucio. Maliban sa mga maling pamamaraan, ito rin ang ginagawang kabuhayan ng albularyo. Sa madaling salita, naniningil ito ng napakamahal. Isang hapon, habang naglalakad si Lito at Mang Oming, nakasalubong nila ang matandang albularyo. Napakasakit ng titig nito sa kanila, ngunit pinili na lang ng mag-amang wag itong pansinin. Ayos na sana ang lahat, ngunit bigla na lang tinawag ni Mang Lucio si Mang Oming. Hoy Omeg, kumusta na yung huli mong binarag? Boy pa ba? Talaga namang ang lakas ng loob mong maglakad sa kalsada ng nakataas pa ang noo. Huminto si Mang Oming at nilingon ito. Pasensya ka na, Lucio, at wala akong panahon para patulan ang kakitira ng utak mo. Kung ako sa'yo, uuwi na lang ako kaysa magsayang ng laway dito sa daan. Uwi ka ni Mang Oming. Natawa si Lito sa sinabi ng ama. Ngunit kagad naman itong sinaway ni Mang Oming. Kung inaakala nyo na nakalimutan na ng lahat kung sino kayo, nagkakamali ka, Oming. Tandaan mo, may oras ka din. Makakahanap ka din ng katapat mo. Uwi ka ni Mang Lucio. Dito na nagpantig ang tenga ni Lito. Magdahan-dahan ka sa pagbabanta mo sa tatay ko, ah. Baka samain ka sa akin. Hindi na sana kita papatulan, eh. Mas matanda ka, eh. Pero ikaw pa itong nagbibigay ng daylan para hindi ka respetuin. Naturingan ka pa namang manggagamot. Hinawakan ni Mang Omeng si Lito sa kamay dahil alam ng matandang galit na ang anak. Minsan lang nagbibigay ng banta ang binata at ito ay kapag nasagad na ang kanyang pasensya. Tinatakot mo ba ako, batang mambabarag? Sige, kung gusto nyo ng labanan, walang problema. Huwag nyo lang akong sisisihin sa magyayari. Uwi ka ni Mang Lucio. Lucio, malis ka na. Dahil sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang susunod mong gagawin. Hindi ka sasantuin ng anak ko. Umalis ka na habang kaya ko pa siyang pigilan. Tugon ni Mang Oming. Ngunit huli na ang lahat. Dahil binato na ng tigalpo ni Mang Lucio si Lito. Pinuntahan nito ang binata upang awatin. Dahil alam niyang maaaring mapatay ni Lito ang matanda. Nakatayo lang ang dalawa. Nagtititigan. Kung titignan sila ay parang walang nangyayari. Ngunit kitang-kita ni Mang Oming ang paglalaban ng espiritu ng dalawa.
Hindi niya na ito nagawang pigilan dahil nasa kalagitnaan ng labanan ng dalawa at maaari siyang mapahamak kung sakaling pumagitna siya sa dalawang nag-uumpugang espiritwal na lakas. Ngunit kagaya ng inaasahan ni Mang Omeng, nagawang talunin ni Lito si Mang Lucio. Biglang sumuka ng dugo ang matanda at walang tigil sa pag-ubo. Sana magsilbing aral sa iyo yung nangyari. Sa susunod na pagbantaan mong tatay ko, hindi lang yan ang mangyayari sa'yo. Baka mapatay pa kita. Wika ni Lito at kaagad nang inaya ang ama na umuwi. Alam ni Mang Omeng na maaari itong pagmulan ng malaking kaguluhan, kaya sinabihan niya ang anak. Alam mo bang maraming kapanalig at kamag-anak yang si Lucio? Maaaring pagmulan ng malaking gulo ang nangyari. Napangiti lang si Lito at inakbaya ng ama. Huwag po kayong mag-alala, tay. Hindi ko po hahayaang umabot po sa ganun. Mamaya po pagka-uwi ko sa bahay, pupuntahan ko agad si Mang Lucio para humingi ng paumanhin. Ginawa ko lang po yun dahil pinagbantaan niya kayo eh. Tugon ni Lito. Ngunit pinigilan siya ng ama. Sa palagay ko, hindi na kailangan pang puntahan si Lucio. Kilala ko ang matandang yon at walang may dudulot na maganda ang pagpunta sa bahay niya. Baka lalo lang lumala ang lahat. Muling wika ni Mang Omeng. Pinayuhan nito ang anak na antayin ng susunod na gagawin ni Mang Lucio. Ilang araw ang nakalipas. Wala namang nangyaring masama. Naging maayos naman ang pang-araw-araw nilang gawain. Ngunit isang hapon habang nagpapahinga, biglang umubo ng napakalakas si Mang Omeng. Dali-daling pinuntahan ni Lito ang ama. Nanlaki mga mata ng binata nang makitang sumusuka ng dugo si Mang Omeng. Walang tigil sa pag-ubo ang matanda. At nang lapitan ito ng binata, naramdaman niya ang malakas na enerhiyang nagmumula kung saan. Hindi matukoy ng binata kung sino ang nagpalipadhangin sa ama. Tinaunpa na ubos na ang pondo ng matanda sa panggagamot at hindi ito nakapagkarga ng depensa. Iisa lang ang alam ni Lito na maaaring gumawa ng ganito. Walang iba kung hindi si Mang Lucio. Patuloy sa pagsusuka si Mang Omeng. Hanggang sa tuluyan na itong nawalan ng malay, sinubukan ni Lito na gamutin ang ama. Ngunit wala na itong nagawa. Unti-unting nalagutan si Mang Omeng. Parang sinukloba ng langit at lupa si Lito ng mga sandaling iyon. Maging ang kanyang ina ay hindi mahinto sa pag-iyak. Abot langit ang galit ng binata. Sinisisi nito ang sarili sa nangyari. Hindi na nila pinatagal pa ang burol ng ama. Marami ang dumalo at nakiramay sa burol. At mas lalo pang dumagsa ang mga tao nang ilibing na ang tatay. Naroon din si Mang Lucio. Nakita nito kung gaano kamahal ng mga tao si Mang Omeng. Dahil sa nasaksihan ay lalo pang nagalit ang matanda. Ang pinagbalingan ng kanyang puot. Ang nananahimik na ina ni Lito. Ilang araw matapos ang libing, napansin ng binata ang biglaang panghihina ng ina. Ilang araw ang lumipas ay tuluyan ang bumagsak ang kondisyon ng nanay ni Lito. Dito na pag-alaman ng binata na dinapuan ng kakaibang karamdaman ang matanda na dulot ng mga elemento na pag-alaman niyang si Mang Lucio pa din ang may gawa. Hindi na napigilan ng binata ang sarili. Naghanda ito upang magsagawa ng isang ritual para pahirapan ang matandang albularyo. Sa kabila ng habili ng kanyang ama na huwag gagamitin ang pambabarang sa pansariling interes, lalong-lalo na sa pagigante. Tinuloy pa din ni Lito dahil gusto niyang iparamdam sa mga kamag-anak ni Mang Lucio ang sakit na kanyang nararamdaman. Gumamit ng makamandag na insekto ang binata
kagaya ng alupian, alakdang balingayaw. Naupo ang binata sa gitna ng kanilang sala at sinimulan ang pagpapahirap sa matandang albularyo. Ilang oras lang ang lumipas ay bumalik ang isa sa mga insektong isinugo niya. Naliligo ito ng dugo. Na ang ibig sabihin ay nagawa nitong pasukin ang katawan ng biktima. Ngumiti si Lito dahil alam niya kung ano ang mangyayari kinabukasan. Pagkagising ay naglakad ito papuntang kabisera ng kanilang baryo upang makibalita. Habang nakaupo sa harap ng isang tindahan, narinig ng binata ang usapan ng dalawang lalaki. Ayon sa mga ito, narinig nilang sumisigaw si Mang Lucio at may ilang tao na din ang pumunta sa tahanan nito upang kunin ang kanyang bangkay. Napangiti ang binata dahil alam niyang nagtagumpay ang ginawa niyang pambabarang sa albularyo. Inakala ng binatang tapos na ang lahat. Ngunit kagaya ng sinabi ni Mang Oming, simula pa lang ito ng isang malaking kaguluhan. Habang ibinuburol si Mang Lucio, nagpunta ang binata upang makiramay. Walang kaalam-alam ang pamilya ng namatay na ang binatang si Lito ang may gawa nun. Nakiupo si Lito sa ilang kakilala at nagmatsyag sa lugar. Sakto namang katabi ng kanyang kinaupuan ang mesa ng mga kaanak ng matanda. Narinig niya ang pinag-uusapan nito at nalamang nakarating na sa kanila ang sanhi ng pagkamatay ni Mang Lucio. Umanda sa akin ang mambabarang na pumatay kay tatay. Babalatan ko siya ng buhay sa oras na malaman ko kung sino siya. Wika ng binata na halos kasing edad lang ni Lito. Kung nagawa niyang talunin ng iyong ama, isa lang ang ibig sabihin nun. Malakas ang mambabarang ador. Huwag kang magpadalos-dalos hanggat maaari magantay ka ng tamang panahon dahil hindi namin papalampasin ang nangyaring ito sa aming kapatid. Wika ng kausap ni Ador. Dito na din nalaman ng binata na hindi nga basta-basta ang angkan ni Mang Lucio. Mula ito sa lahi ng mga mahusay na manggagamot. Nang marinig ito ng binata, pinili niyang umalis sa lugar. Sa isip ni Lito, nakilala na nito ang ilan sa posibleng makarap kung sakaling magkaroon ng komprontasyon. Akmang palabas na sana siya ng bakuran nang bigla siyang tawagin ng isang lalaki. Sandali lang! Hindi ba ikaw yung Lito? Anak nung namatay na si Mang Oming? Biglang napalingon ang mga kaanak ni Mang Lucio at isa-isang nilapitan si Lito. Hindi ba ikaw yung nakaaway ni Manong Lucio sa kabisera? Ang lakas naman ng lobong pumasok sa teritoryo namin. Wika ng kapatid ni Mang Lucio na ang pangalan ay Badong. Oo, ako nga. At tatay ko din yung pinatay ni Mang Lucio. Kaya masasabi kong patas na kami. Tugon ni Lito. Lumapit sa kanilang kinaroroonan ang isang lalaking nagngangalang Ador. Anak ito ni Mang Lucio. Patas, hindi kaya ikaw ang pumatay sa tatay namin? Tanong ni Ador. Napangiti ang binata at tumugon. Oo, ako nga. Ngayon, ano naman yung gagawin niyo? Tama lang yan sa tatay niyo. Walang ginawang masama ang tatay ko. Hindi niya kasalanan kung naging masama ang ugali ni Mang Lucio. Tugon ni Lito. Akmang susugod sana si Ador. Ngunit pinigilan nito ng kanyang tsuhing si Badong. Huwag dito, Ador. Marami ang madadamay. At isa pa, pag-isipan mo yung sinabi ng binata kung tutusin. Tatay mo nagsimula ng lahat eh. Oo, nagagalit ako dahil pinatay siya. Pero ilagay mo din ang sarili mo sa katayuan ng binatang yan. Payo ni Badong sa pamangkin. Ngunit nagalit ito at biglang tumaas ang boses. Dahilan para huminto sa paglalakad si Lito. Ano ngayon sa tingin mo ang gagawin ko?
papalampasin ko ang ginawa niya sa tatay ko. Hindi ako papayag, Tiyo Badong. Kung pipigilan mo ko, pasensya na. Pero ituturing kitang kalaban. Tugon ni Ador. Sabay lakad papunta kay Lito. Nagsipagtayuan ang mga nakikilamay. Lalo pa nang hawiin ng binata ang mga lamesang nakaharang. Nang makalapit ito kay Lito, bigla siyang natigilan sa paglalakad. Talaga bang gusto mong ituloy yung laban na to? Kasi sa totoo lang, parang hindi pa ako nakontento sa kamatayan ng tatay mo eh. Pero ayoko may madamay na inosente. Hindi makakilos sa kinakatayuan si Ador dahil ipinako ito ni Lito. Pakawalan mo ko nang malaman mong sinasabi mo. Oo, gusto kong ituloy ang laban na to at huwag kang mag-alala dahil walang madadamay dito. Ikaw at ako lang ang maghaharap. Wika ni Ador. Nagsipulasan ang mga tao dahil dumami ang mga kulisap na lumilipad sa mga ilaw. Halos mapuno na ang buong lugar ng itim na insekto. Ang ilan sa mga ito ay nagsipasukan sa tenga ng mga naroon. Akmang susugod na sana si Lito, ngunit pinigilan siya ni Badong. Pakiusap Lito, itigil niyo na to! Igalang niyo ang bangkay ng kapatid ko. Nakaganti ka na. Ano pa bang gusto mong mangyari? Wika nito. Kitang-kita ang matinding galit sa mata ni Lito. Hindi ako nakukontento kasi pati nanay ko. Idinamay niyo. Ngayon sabihin mo sa akin, Mang Badong, ano sa palagay mo ang mararamdaman ko? Sa totoo lang, ayoko na sanang gumanti sa ginawa ni Mang Lucio. Kaso, pati ba naman si nanay na walang kamuang-muang? Tugon ng binata. Laking gulat ni Badong sa sinabi nito at kagad na binaling ang tingin sa pamangkin. Ador, umamin ka! Anong ginawa mo? Tanong ni Badong. Hindi makapagsalita si Ador dahil sa gulat. Hindi nito lubos maisip na malalaman ni Lito ang kanyang ginawa. Hindi ka makapagsalita dahil alam mong totoo ang bintang ko, Ador. Sa ngayon, hindi nyo namamalayan pero may nakatanim sa katawan nyo. Isang pitik lang ng kamay ko. Unti-unti kayong kakainin ng mga alaga ko mula sa loob. Tanggalin nyo ang sumpa sa aking ina at ipinapangako kong walang mamamatay sa inyo. Wika ng binata. Matapos ay naglakad ito palayo sa lugar. Hindi na gumawa pa ng kahit ano si Naador. Hinayaan na lang nilang umalis si Lito. Pagdating sa tahanan ay naupo ang binata sa tabi ng walang malay na ina. Nakatitig lang ito sa matanda habang hawak ang kamay. Ilang sandali pa ay nagkamalay na ito. Nakita ng binatang unti-unting nanumbalik ang kulay ng balat ng ina. Laking pasasalamat ni Lito sa nakikita. Lumuhod ito at humingi ng tawad sa Diyos dahil sa paggamit ng kakayahan upang makapanakit. Kinabukasan, pinuntahan ni Lito ang pamilya ni Mang Lucio at isa-isang ginamot ang mga ito. Alam kong hindi kayo masamang tao at ganun din kami ng pamilya ko. Kaya nakikiusap ako. Sana patawarin natin ang isa't isa at magtulungan. Alisin na natin ang galit sa ating mga sarili. Dahil bilang lingkod ng Diyos, dito sa mundong to, kapwa natin alam na walang magandang maidudulot ang galit. Wika ni Lito. Tama ka, Lito. Patawarin mo sana ang aming ama sa nangyaring ito. Nagising ako sa katotohanan na nabulagan ng inggit ang tatay ko sa tatay mo. At sana'y patawarin mo din ako kung nadamay ang nanay mo sa gulo. Simula ngayon, makikipagtulungan ang pamilya ko sa angkan mo. At sino mang magsalita ng masama laban sa inyo, kami ang una nilang makakalaban. Tugon ni Lito. Ito nga ang naging simula ng pakikipagtulungan ng dalawang angkan, mambabarang at albularyo. Kung iisipin ay tila hindi ka panipaniwala na ang samahang ito ay posible,
Ngunit kagaya nga ng laging sinasabi ng lahat, kapag ang ama ang kumilos upang baguhin ang tadhana mo, magugulat ka na lang. Dahil ang mga imposible ay nagiging posible. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento at muli nasa comment section ang link ng ating Shopee. Meron pang ilang oras para makahabol sa ating promo na bagsak presyo. Yan lamang.